everyone! Ako nga po pala si Jeannie at ang aking asawa ay si Buddy at kayo po ay nanonood sa Team Taylor Channel. And for today's video po ay i-share ko po sa inyo yung regarding po sa natanggap ko na po yung aking passport na na-renew sa Philippine Consulate in Chicago po. So mag-start na po tayo. Ayan po. So bibigyan ko po muna kayo ng backstory. So March 14 po ay nag-renew po ako ng aking passport sa Philippine Consulate in Chicago, Illinois. So bakit sa Chicago Philippine Consulate ako nag-renew? Kasi po sa Ohio po ako nakatira, tapos ang Philippine Consulate po na may jurisdiction po sa Ohio ay ang Philippine Consulate in Chicago. So yun guys, so kung saan po yung jurisdiction, kung saan po yung may Philippine Consulate na jurisdiction sa state po kung saan kayo nakatira, ay doon po kayo magre-renew ng passport. Pero meron po akong ibang YouTubers na napanood na sabi nila ay kahit hindi naman daw sa jurisdiction ng state kung saan ka nakatira, ay pa pwede kang mag-renew kasi pahirapan daw po ang pag-book ng schedule. Pero yun nga, depende sa consulate na yun if tatanggapin ka or hindi. Kaya para mas maging on the safer side po tayo, siguro ang advice ko personally is mag-renew po kayo ng inyong passport sa Philippine Consulate na may jurisdiction po sa state kung saan kayo nakatira. Ayan, so ito na po ang passport na aking na-renew. Ayan, na-receive ko na po. So ang turnaround time or yung entire processing time, so from the time po na ni-renew ko hanggang sa na-receive ko yung aking passport ay around 5 weeks. So siguro po 5 weeks kasi may Holy Week last week. So yun, so baka natagalan ng kaunti. Yan, kasi syempre, diba, pag Holy Week, maraming empleyado, tipong day off na sila or leave na sila sa kanilang office kasi syempre, magbabakasyon din sila. Ayan po, so baka natagalan ng kaunti. Kasi yung mga ibang YouTubers na napanood ko, parang 4 weeks na lang sa kanila, simula nung January 2022. Ayan, and yung akin po, 5 weeks. So March 14 ako nag-renew, na-receive ko po dito sa aming bahay, April 22. Ayan. So, yun nga, 5 weeks. And paano ko po na-track ang aking passport? So, meron pong tinatawag na Department of Foreign Affairs na passport tracker. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano pong itsura ng website na yun. Ito po, mag-screen recording po tayo. So, ito po yung website ng DFA para po sa DFA Passport Tracker. So, may dalawa pong option. Pwede pong i-input nyo po yung inyong application reference number or yung may barcode po na in-email sa inyo. Or pwede nyo rin naman pong i-upload or I mean i-input yung inyo pong personal information. Yung inyo pong surname, first name, and middle name na nakalagay po dun sa inyong passport renewal application. Ayun guys, so trinay kong itrack yung aking passport, yung status ng aking passport doon sa DFA passport tracker. Kaya nga lang, medyo hindi siya accurate kasi na-receive ko na yung aking passport pero ang nakalagay pa rin ay processing ang status. Ayan, hindi nakalagay na released. Processing pa rin ang status. So, ang ginawa ko, so kahit na nag-search ako dun sa DFA passport tracker, ay nag-input din ako or nagtatrack din ako dun sa USPS tracking website. So, USPS priority mail po yung ginamit ko para ma-email back sa akin yung aking passport nang na-renew. So, yung USPS po, meron po silang website. Ayan, so check nyo na lang po sa Google. So, dun po, i-type nyo lang po yung tracking number and mag-a-appear naman po doon if yung parcel nyo po or yung document nyo ay nasa distribution center na po sa Illinois. Tapos kung magta-travel na siya, papunta po sa distribution center po ng inyong state and then papunta po sa mailing office ng USPS na pinakamalapit po sa inyong lugar. And then after po nyan ay magiging out for delivery na po yung inyong document. And then yung last status po ng USPS tracking ay obviously ay delivered
na po yung inyong document. So, yun po yung stages ng USPS tracking. Actually, gusto ko sanang ipakita sa inyo, kaso kasi may mga personal information na nakalagay sa tracking, syempre kung saan yung town, kung saan ka nakatira, yung mga ganun po. Kaya ayun, binigyan ko na lang kayo ng summary nung status po ng USPS tracking. So, yun po yung advice ko. Pwede rin kayong mag-track dun sa yung nga DFA passport tracker, pero mag-track kayo everyday doon sa ano, sa courier na ginamit nyo po para email back sa inyo yung passport nyong na-renew. So, ang tip po pala ng consulate is wag na wag po kayong magbubook ng flight hanggat hindi nyo pa po na-receive ang inyong passport na na-renew. Pero sa case ko kasi, ayun, nag-book na kami ng flight papuntang Pilipinas bago ko pa ma-receive yung aking passport. Kaya sa totoo lang po, kabado ako na what if hindi dumating ang aking passport on time para po sa aming biyahe. So, yung aming travel po sa Philippines ay iba-vlog ko po. Ayan, pero hindi pa, a few months from now pa siya ma-upload. And as of this time, hindi pa po kami nagda-travel. Ayan, so hindi ko pa po masasabi sa inyo yung info. So, saka na lang po. So, for now, ito po muna yung ating vlog for today. Inuulit ko lang po yung paalala ng consulate na hanggat maaari po ay wag na po muna kayong mag-book ng inyong trip hanggat hindi nyo pa po nare-receive yung inyong passport. Kasi po, pag i-email nyo po yung Philippine Consulate in Chicago, kung tatanungin nyo po kung ilang weeks yung processing, ang reply po nila, which is yun nga, nag-email ako sa kanila, tinanong ko, so ang processing time daw or yung turnaround time na tinatawag from the time na nag-renew ka sa kanilang consulate hanggang sa matanggap mo ay within 2 to 3 months. So yun yung kanilang ano, processing time. Pero yung ibang mga YouTubers kasi na napanood ko, after 4 weeks or 1 month lang ay na-receive na nila ang kanilang passport starting nung January 2022. But before that, yun nga, medyo matagal dahil kasagsagan yun ng COVID pandemic. So that's all for now po. Kung meron po kayong questions regarding sa passport renewal, comment down below na lang po. Ayan, so yung vlog po na ito ay para po sa renewal sa Philippine Consulate in Chicago. Ayan, so thank you very much for watching. Have a great day and see you again on our next vlog. Bye for now!